Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligaling. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikyem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing tibog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos
mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong hatulan ng inyong mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol niyo sa iba. Ang panukat niyo'y iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikitang ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatihan sa iyong mga mata? Paano mong pinanasasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong gatahihan ang nasa mata mo? Mapag-imbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan sa iyo, gayong na makikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon pong araw pong ito, maganda po ang pinupunto ng mabuting balita at mga pagbasa. Para po, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Kayo po ba'y mapanghusga? Mapanghusga po ba kayo? Paano kayo nanghuhusga? Base ba sa iyong nakikita o base sa kalooban ng taong hinuhusgahan mo? Mga kapatid, ang tao ay mapanghusga sapagkat kung ano lamang ang nakikita natin, iyon ang nasasabi natin. Pero mga kapatid, sa panghuhusga ba natin, ano ang ginagawa po natin? Sa panghuhusga ba natin, nakukuha ba natin yung gusto natin? O sa panghuhusga natin, nakapaninira tayo ng buhay ng ibang tao? Alam niyo po mga kapatid, kapag ka po naghuhusga ang isang tao, nakakalimutan niyang tingnan ng kanyang sarili. Kaya po mga kapatid, tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kapag ikaw ay manghuhusga, ang una mo munang titignan bago ang iba ay ang iyong sarili.
Bago mo sabihin sa isang taong masama siya, ikaw ba'y may ginagawang masama? Bago mo sabihin sa isang tao na itatama mo, dapat ikaw din gumagawa ka ng tama. Kasi po mga kapatid, wala pong puwang sa pagbabago ang isang taong mapag-imbabaw lamang na nagsasabi ng tama. Dapat po, ang ginagawa po natin dito, kung bago ikaw humatol o humusgan ng iyong kapwa, uunahin mo muna ang pagbabago ng iyong sarili. Sarili muna ang babaguhin, hindi ang ibang tao. Para pong sa pang-araw-araw po nating buhay, sa pamahalaan, sa pamilya, sa trabaho, kapag meron tayong hindi nakitang maganda, maninisi kagad tayo. Magko-comment kagad tayo. Marami kagad tayo sasabihin hindi maganda sa isang tao. Pero ikaw na nagre-reklamo, ano naging ambag mo? Ano na itulong mo? Laway mo? Salita mo? Hindi kailangan yan ng bansa. Hindi yan kailangan ng pananampalataya. Ang kailangan ng pananampalataya, ng simbahan at tayong lahat ay ang paggawa mo ng mabuti sa kapwa upang ikaw ay lalong maging kalarawan ng Diyos dito sa daigdig. Kasi po mga kapatid, kung tayo ay manghuhusga ng manghuhusga na lamang, ano pang saysay mo sa daigdig na ito? Eh dapat komentarista ka na lang. Ang dami mo nang sinasabi. Pagbabago ng ating sarili, pagiging totoo para makapaghusga ka ng sukatan na ginagamit ng Diyos. Mga kapatid, sa pangalawang bahagi po ng ating pagninilay, paano tayo hinuhusgahan ng Diyos? Kung ang tao, nahuhusgahan natin ng ating kapwa base sa ating nakikita, pero alam niyo po, ang Diyos, hinuhusgahan niya ang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. At dahil sa pag-ibig nito, mga kapatid, ang paghuhusga niya sa atin ay katapatan. Ang paghuhusga sa atin ng Diyos, katwiran. Ang paghuhusga ng Diyos sa atin sa paggamit ng pag-ibig ay pagiging patas sa Kanya. Kaya po mga kapatid, bago ka manghusga ng iyong kapwa, maging patas ka muna. Bago mo husgahan ng iyong kapwa, gamitin mo ang sukatan ng pag-ibig, hindi ang sukatan mo. Bago ka manghusga ng iba, tignan mo muna ang iyong sarili, baguhin mo bago ka magsalita ng hindi maganda. Mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat manghusga ng ating kapwa sa pamamagitan ng sukatan ng pag-ibig tulad ng kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Sa bawat panalangin nating tutugon, Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali, naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba, manalangin tayo.
Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Mahabaging Ama, dinadala namin sa iyo ang mga panalangin at bithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Saan may pagmamahalan ay naroroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay I
Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan po ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa at mga naglingkod po dito sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikikilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.